Pag nasa auto ka, para kang nasa harap din ng keyboard. Mas matapang ka, mas nagagalingan sa sarili, at mas natatangahan sa basically lahat ng ibang nakikita mo maliban sa'yo. Toyota Grandia GL Ambulance. Ayoko tong van na to kasi matagtag. Nasusuka ako, nahihilo, maski pagpunuan, tsaka matagtag. IACE Grandia, ang paboritong van ng mga pamilyang nag-outing. Kung gutom ka na at nasa drive-thru ka, tapos van na ganito nasa harap mo, isipin mo na lang na maraming nagugutom sa mundo at hindi lang 30 minutes ang hihintayin nila para makakain. Sigurado buong angkan, dyan pa mag-iisip sa drive-thru kung magla-large ng fries o papalitan yung drink ng iced tea. Tapos may magpapalit ng order na tipong biglang magbabago yung isip pagkatapos mag-compute ng cashier ng total bill. Kapag may pupuntahang tourist spot at mahaba pila ng mga Grandia, nako, ibig sabihin, ga-enchanted kingdom ang dami ng tao doon. Ito rin ang paboritong van ng mga service ng kumpanya. Marami kasi kasya. Bawat square inch ng van, pwedeng punoy ng tao. Walang pake sa legroom, walang pake sa palitan ng mukha, walang pake sa personal space. Oo, sa mga jeep, punuan din. Pero bukas ang bintana nun. At technically, window seat kayong lahat. Igilid mo lang yung ulo mo at tanaw mo ng sky. Sa NLEX, SLEX, SETEX, Cavitex at lahat ng expressway, lagi ka rin makakakita ng mga van na ganito na humahataw. Ewan ko kung bored yung mga driver ng Grandia kaya nangangarera sa daan o sinasabi ng mga pasahero na bilisan para matapos na ang kalbaryo ng pakikipagsiksikan. Yung mga ganyan, paunahin mo na lang, lalong-lalo na yung mga may Michael Jordan na sticker sa likod sabay jet exhaust na muffler. Malamang yun yung mga mas batang driver na gustong gawing SIR yung mga van nila. Hindi naman sa nila lahat natin o binabanatan ang mga gumagamit ng van na ganito. At lalong hindi natin binabatikos lalo kapag may colorway na ganyan, ambulansya. Dahil sa event na may mangyaring wag naman sana moment, kahit gaano mo kaayaw sa sasakyang to, mapapa-aleluya ka sa pagdating nito kapag ni-rescue ka. Ayun oh, Toyota Grandia na ambulansya. Ito si Kevin Concepcion. Papi Kevin, salamat sa papaunlak, papakita sa akin. Sinasabi ko ngayon pa lang ha, na in case may emergency, huwag kang magatubiling umalis sa, dito sa interview na to. No? Illegal ba itong ginagawa ko at kinukuha ko yung oras nyo? Hindi naman. Yan! Tignan natin yung ambulansyang malupit. Baka ito yung magligtas sa mga buhay natin. Ano? So sir, bakit Grandia yung napili yung gawing ambulansya? Maluwag siya. At mabilis. At magandang suspensions natin. Magandang suspension. Yung nga yung ayaw na ayaw ko dito. Yung suspensions, natatagtagan ako dito eh. Paano mo nasabing maganda yung suspension na ito? Sa pasyente, hindi siya malubak. Kumbaga, comfortable sila. Yun ang feedback sa amin. Baka wala nang pake yung mga pasyente na yun. Pero pag-ambulansya, wala nang ayaw-ayaw dyan. Wala na. Huwag nang maging choosy. Sige, anong mga special features na ito? Defibrillator. Ano yung defibrillator? Defibrillator. Anong pag trabaho yan? Inatake sa puso at binasa nung machine na pwede kanyang i-shock, yan lang katangi-tangi pwedeng bumuhay sa inyo. Butya, ikaw ba eh, hindi ka ba nagda-diet dahil syempre baka ikaw yung mapa-ambulansya tol eh. Fit naman tayo. Oh, yung sabihin puro ano yan, puro muscle yan ano? Oo. Aala lang naman ako sa kalusugan mo tol. No? Tol, defibrillator. Yes. Zone na biphasic 200 joules. Yun ang kanyang shock. Parang ganyan yung tunog ng game over na. Ano bang sanhi ng atake sa puso? Katabaan. Sabi ko sa'yo eh, deny ka pa eh. Sedentary lifestyle, yung mga tamad dyan. Puro YouTube ang inaatupag. Puro tabaki na kait. So, siyempre, prevention is better than cure. Yes. So, yan, anong ginagawa dyan? Ito yung pads, yan yung kinakabit sa dibdib. Maingay. So yan, ito yung pads, yan yung kinakabit sa dibdib. Tapos pag nabasa nung machine, magbibigay tayo ng shock.
Yung voltahe niyan, nakadepende kung... Ito, naka 200 max. So, yun yung isang effective na volt para bumalik yung puso sa kanyang rhythm. Ano yun? Stuck yun. Kumbaga, yun yung default sa mga tao. Yes. Ay, mataba o payat o matanda, yes. Bata. Hindi, pag bata, magko-compute pa tayo. Ibig sabihin, dapat license ka para makagamit niyan. Hindi pwedeng bumili ka niyan pang first aid mo sa bahay. Yes. Meron pwede. Tayong pwedeng bilhin para sa bahay, yun yung AED, yun yung Automated External Defibrillator. Ah, okay. Kung yun yung mga nasa gym. CPR na, yun. Oh. Madami tayo dyan sa airports. Okay, dapat okay. Bawat office floor meron. May ano, may instructions na yun. Pucha, yes. Dapat wag ka lang magpanic pagka, di ba, mga sitwasyong ganun, yes. Eh, no? Usually, pasama sa training yun. Yes. Kailangan talaga confident ka. Hindi ka nagmamadali, huwag ka matataranta kasi natataranta na yung pamilya. Oh. Ikaw matataranta pa, walang mangyayari sa pasyente. Hindi pwede sa akin yan, kasi tarantado ko eh. Okay. So yan, ano to? Defibrillator. Okay. Yes. Okay. So, check. Ano pa? Yan. Ano po yung comment na yan? Infusion. Yan, infusion pump yan. Yan yung nag-i-infuse ng mga dextrose. Dugo. Blood infusion. Iba na yan. Ito, no. Dalawang machine namin na pang ventilator. So, ito yung pneumatic na ventilator. Para yan sa mga nakatubo. Yan yung magbibigay ng hangin pag nasa ambulansya. Tapos, ito yung ano naman automatic. Ang biniventilate niyan? Hangin, gano'n? Oxygen? Yes, yung mga nakatubo na pasyente natin. Pag sinabing nakatubo, ano yun? Yun yung sa TV, pag nakikita nyo. Yung may parang ano dito yung hindi, yung tubo na teka lang putang tubo yung mga nasa show ng GMA mga ganun. Oh, yung tubo ito tubo. ventilator kumbaga sa oxygen yan sir, yes, kaya lang ito sa mga unconscious na to sa mga yung mga nakatubong pasyente natin na kailangan ng hindi na nila kayang huminga mag-isa kumbaga yan yung magiging assist nila. Ito, Pards, yan. Yan yung pinaka-essence ng ambulansya sa tingin ko, eh, no? Yan. Yung higaan na yan. Stretcher. So, dyan natin ihiga yung pasyente. Pwede siyang nakaupo. Upo. Ayan, na-adjust siya. Okay. Kung gano'ng katangkad. Yun. Pwede natin ibaba mamaya. Pwede kang matulog dyan? Pwede naman. Time out. Ilan ang capacity niyan? Di pwede... Tatluhan, nabawa, tatlo kailangan i-rescue. Isa-isa lang ba? Isa-isa lang. Unless na lang, kumbaga, titignan natin kung sino yung mas malala. Yung malala inuuna? Yes. Yung pinakamalala muna. Tapos kung yung iba, pwede naman umupo. Yun. Hindi upo na lang. Pero pwede sumabay? Kung walang ambulansyang dadating na iba, oh. Yun. Depende naman kung kaya naman niya, kung hindi naman siya malala, pwede naman siya dito. Okay, iti-treat pa rin namin kayo. Pero naka-focus kami doon sa mas malala. Pero pa, may namatay na ba dyan? Dito sa amin, wala. Wala pa? Wala. Sana walang matuloy yan. Wala. Hindi ka pwedeng mamatay pag may gamit ka. Ibig sabihin, pag nasakay ka na sa ambulansya, relax ka na lang kasi... Yes, chill na tayo. Autopilot na yun, eh. Huwag kayo mag-alala na trained kami nga hawak sa'yo. At 100% lahat ng natutunan namin, bibigay namin sa inyo. Hanap sa slogan, ha? Parang pang right med. Pag sinabing high ace, papasok sa isip natin ang sandamakmak na van na bumabaybay sa EDSA na gawa ng Toyota na ginagamit panghakot ng kamag-anak, UV Express at transportasyon ng mga empleyado ng kumpanya. Malaki, malapad at makikita sa maraming konfigurasyon gaya ng school bus, artista van at eto, ambulansya. Sa mga yayamaning bansa, makakakita din tayo ng mga nage-engine swap at ginagawa itong pang-racing-racing. Unang nilabas ang High Ace noong 1967 na ganito ang forma. Pagkatapos ng maraming taon, biglang nilabas sa Pilipinas ang gabus na 5th generation noong 2005. Ito malamang ang umagaw sa corona ng nagkakaedad ng Mitsubishi L300 bilang hari ng mga van sa Pilipinas at naging karibal ng mga Starex sa pagiging paboritong van ng mga tita. Alam mong you made it na ang van na ito sa mapanghusgang mundo ng internet kapag may mga meme nang katulad ng ganyan. Sige, tuloy. Tapos yung isa doon, suction machine. Yan, pag yung Indoplast na yan. Yes. Suction machine. Anong sinasuction yan? Plema.
pag minsan kasi nabubulunan na yung pasyente. Kadiri na yan. Dami ng... Hindi, nililinis naman. Ah, nililinis naman, ano? Tapos ang oxygen supply namin nasa wall. Dito, to. Hindi, iba to. Portable to. Yan yung pwedeng bit-bitin. Halimbawa, nasa field dun, ano? Yes, ito field, pwedeng dalin. Pero to wall type kasi nga mas malaki ang capacity. Nandito ang ating reserve na oxygen. Diyan nakakabit yan sa malaking tank. Pag nalubak, tol, yung suspension na ito, importante na... Siyempre... Kailangan ba may saksak ba noon? Pagka naalog 'yan baka bumabaon lalo yung ano eh. 'Yon, kaya minsan yung driver kailangan alam din ang sitwasyon ng pasyente. Kasi hindi tayo pwede mag-drive at lumipad na lang. Kasi baka yung pag-drive mo magiging added injury pa dun sa pasyente natin. Ah, ganoon. So yung driver trained. Kailangan din. Trained at alam niya din yung sitwasyon ng pasyente. Hindi pwedeng uy, kuya, pwede ba ikaw mag-drive? Hindi pwedeng ganun. Dapat may license na special yan? Professional na license. As much as possible, may training from TESDA. Mm. Tapos, minsan based on experience na lang din, na doon ka mag-a-adjust din sa pasyente. Ano ang pangalan niya, sir? Elmer. Mr. Elmer. Ano anong designation? Ano na, driver medic. Driver medic. Ayun ano. Sir Elmer, ilan po ang saksakan niyan? 1 2 3 4 5 6. Tapos meron tayong tinatawag namin na mood light para pagka nagka-travel ng province. Mood light ano ni pa? Ano mga mudang? Para ano lang siya. Cozy light lang siya. Okay. Pagka ito kasi sakto doon sa face ng patient natin, sisilaw. Okay. Napatay siya. Yon. Para nasa hotel lang. Ang aircon malamig. Marami naman tayo aircon duct. Kaya ba ano, mas preferred namin ang Grandia. Yun sa aircon tsaka yung lubog niya. Yung suspension. Suspension wise, yun na medyo matigas talaga. Yan. Nag-agree din sa akin. Kevin. Iba kasi. Iba yung ano konfigurasyon nito eh. Medyo matigas ang ano ng Grandia. Hindi ba minomodify ito para lumambot na onti? Yung iba pinapa-gas type. Pero pagka na naman si Kisto species tulad doon sa amin, pagka mga ortho patient, ang ginagamit namin yung Starex. Mas malambot yon. Mas malambot. Oh, ito ano nandito, sir? Ah, ito ang ating scoop stretcher. Yan ano ang, po yan? Yan ang pangkuha natin ng mga pasyente sa daan or sa mga events namin tulad ng UAAP. Oh, yun. Halimbawa, may concert o UAAP, may napilayan, yan, sasakay dyan. Ito ang aming gagamitin para malabas ka sa court. Gano'ng kahaba yan? Kasi siyempre, mga player, mga 6'2 yun, mga gano'ng matatang. Adjustable siya. O nga pala, nakalimutan. Hanggang anong height yan? 6 feet. Yeah. 6 feet? Wait lang. Wait. Point guard lang ang kaya yung ano yun ah. Bit-bitin yan ah. Isa, mahaba siya. Mahaba yan. Bumahaba. Dalawang tao yung kaya yung ano, ang dapat operator niyan. Tatlo, apat. Pag mabigat, bahala na. Bawa ako. Ah, kaya na namin dalawa. Dalawa? No, so, dapat ilan ang pasahero na yun? Isa lang ilan ang crew neto? Tatlo ang minimum po namin. Tatlo? Yes. Para okay. Isang driver, dalawang medics. Lahat yun, trained? Yes. Hindi pwede yung si pare lang, sinama mo lang. Hindi galon. Pwede. Hindi tayo pwede mag-trip kung buhay ang nakasalita. Yun, tama nga naman. Ano? Mahirap yun. Nade-demanda tayo na. Ah, ganun? Nade-demanda na kayo? Hindi pa. Yeah. Kasi matino kami lahat. Ah, ito ang mga kits namin. Trauma kits. For ito PT kit for UAAP. PT kit? Ano yes. Yung PT kit? Physical therapy kit. Kumbaga nandiyan yung mga spray, yung mga benda. Ah, kasi madalas kit. Injury yun eh, no? Yes. Ito sa paa natin, pag na-injure yung tuhod. Ayan, madami tayong laman. Ayan, pang BP. Ito kasi ang trauma kit or medical kit. Oh. Ito yung binababa namin pagdating sa bahay ninyo. Kailangan at sana huwag nyo kaming kailanganin. Oo, oh, tama. Mas maganda nang di nyo kami nakikita kaysa nakikita nyo kami.
Kaya itong video na to para lang malaman nila na pagka dumating na ambulansya, huwag na silang kabahan. Yes. At kasi minsan yung kaba nakaka-disgrasya pa yun no? Sana huwag nyo kami, pag nakikita nyo kami, uy, huwag nyo sabihin na, uy, may patay. Kaya nandun kami, bubuhay tayo. May patay? Punerarian ang darating. Punerarian. Soko, ganun. Yeah. So ito, yan ang laman sa trauma kit. Ano-ano yan? Yan, madami. Anong trabaho niyan mga yan? Ito, sa nebulizer to. Pag hindi ka, yan ah. Yes. Ayan, mga gasa, benda. Oh. Yan. Basta, kompleto. Dito ba sa ambulansya, merong treatment na nagaganap? Meron. Ano? Operasyon, pwede. Minor, kumbaga, kung may sugat, pero may, kung may doktor lang tayo. Bawa. Ang pasyente ko, may tama akong bala. Okay, Bin, tanggalin mo na. Hindi ko na kaya. Pwede. Tatapalan lang namin at dadaling ka namin sa pinakamalapit na ospital na kaya kang buhayin. Kasi hindi tayo doktor para tahiin. At di natin alam kung mayroon pang natamaan sa loob. Yun ang doktor talaga yung trabaho. Yes. Kumbaga, imamanage ka namin na pagdating mo sa ospital, buhay ka. So, mas magandang tumawag ka ng ambulansya na trained para hindi ka mamatay. Okay. Kumbaga kami yung magiging link mo dun sa buhay mo. Wait lang. Dito Tagalog. Englishin mo! Teka lang, puta, pwede naman lang, eh. Ah, okay. Tuloy. Kasi kami, part kami ng chain of survival ng pasyente. Kasi kung wala kami at kailangan mo nang madala sa ospital ng mas mabilis, pag wala kami doon, baka mas lalo pang lumala yung kondisyon ninyo. Ayun. So, sakto-sakto. Para kung yung kinain kong samgyupsal kagabi, parang sumisipa na. Buti na lang, andito si Kevin, no? Let's drive natin tong ambulansya, no? Tahirap na umakit dito. Taas! Okay, no? Preno nito. Saan yung preno? Oh. Ayan, ah. Pansin nyo, ito yung clutch. Nakatapak ako. Yung preno dapat nandito, may steering column. So, medyo bukakang ganun. No? Medyo malayo. Magalaw pa yung ano? Floor mat. Diba kayo narilito nito? O sana yan lang? Sana yan. Ito ang handbrake natin. Parang sa L300. Mm-hmm. Abahan nito, tol. Para akong na-drive ng bus. Ayan na, ayan na. Ayan na. Kaya ko ba yan? Kaya. Maluwag, maluwag. Paano malalala? Tiyan, yung haba ng likod, boy. Yes. Short yung muso. Teka, may bata. Diyos ko po. May mga bata. Yeah, pagbigyan natin ng mga bata. Bigyan natin, siyempre, ambulansya yes. Tayo. Emergency ako. Paano pag nag-emergency? Pag binangwang ko yan, tatabihan. Oo, no. Parang ang lakas ng makakita nito, no? Yes. Parang kaya niyang buhatin yung malaking... Uy, pucha! May naalis. Wala, wala. Okay. So, mag-a-adjust ka lang. Oo, oh, talang mahaba eh. Parang walang katapusan yung likod eh. Yeah, mahaba na mataba pa. Parang ano yun? Kasya ba ako dyan, boy? Kasya ba? Kasya. Parang hindi yan ang solusyon eh. Dapat, nako si Wigo oh. Diretso ko? Sige kuya. Maluwag pa sa kanan, maluwag. Yan. Maluwag pa doon. Pwede ambulansya sa ngayon ha. Yung mga sigipan na ganito. Sa sigipan na ganito, sanay kayo. Yes. Sanayan lang talaga sa pag-drive. Oo. Oh. Pero yung kailangan maingat ka din. Bilisan mo, oy! Hindi, wala naman tayong ilaw eh, kaya hindi siya tumatabi. Oh, tatabihan na pagka-ilawan natin. Pag may ilaw at may sirena. Pag ginadrive, parang hindi naman ganun katagtag. Pagka-pasahero ako dito, baka yung driver lang nasasakyan ko lagi lo. Kaya nahuhusgahan ko. Yeah, diba? Pag ako nagda-drive, swabe naman. Pag ako nandun, pare, sukan-suka ako sa ganito eh. Nasa pagda-drive din kasi ng... Depende sa driver. Marunod dyan, yan. Hindi ka bibitinin yan. Turbo. Yes, yun yung 2014 na labas ng Grandia. O yan o.
Ayan, nasa malubak tayong parte. Yung mga lubak kayo, hindi kami taan. Medyo malubak yan. Sino mo medyo matagtag hot eh. Patag yan ha. Hindi ko kinakadyot. Ito yung paa ko, steady lang. May pay-pay talagang konti ito. Diyos ko po. Kala ko kumaway ka para padaanin ako eh. Ambulansya pala tayo, kaya nila tayo pinagbibigyan. Yes. Sa yon. Kumbaga ngayon, magalang na talaga sila sa ambulansya. Okay. Which is na-appreciate namin na nangyayari nga yun. Dati kubal ba? Gano? Oo, kumbaga susundan ka pa eh. Kumbaga lahat, hindi naman lahat, sinusundan ang ambulansya. Parang sa EDSA, pag nakakita ng ambulansya, susundan na, pupunto ka. Tama. Eh paano nga yun? Kunyari, kuminto kami, panggamo pa kami. Minsan ginagawa ko rin yun pag nakamotor ako eh. Maganda nga yung upuan eh, parang malambot eh oh. Yan, isa pa yan, malambot yung upuan. Nang Grandia. Malambot yung upuan, parang mag-andalihin. Kaya pala na, ngayon parang naiintindihan ko na etong mga nagre-racing-racing na may parang Michael Jordan sa sticker sa likod. Kaya humahataw sa highway, para kasi ang lakas ng hatak nito eh. Yes. Isa siyang magandang feature na yung makina talaga. Pero po ito 2.5 na turbo. Oh. Ganito nakatulid. Kaya nga eh. Pero inaalala ko, ito pa eh makakapreno sa mga bilis na yun, bigat-bigat nito. Ah, alalayin lang talaga din sa preno. Si EMS Kevin dinala din yung Grandia ng pamilya nila para ipakita sa akin na baka yung nasasakyan ko lang eh yung base model at baka yun lang yung matagtag. Itong titang social special na Super Grandia, naka captain's chair, automatic transmission, tsaka 3.0 turbo diesel. Yung pinto, aba, hindi katulad ng karamihan ng mga van na kailangan ng special balibag technique para isara dahil may automatic closing feature. Ewan ko lang kung magkaiba yung suspension ito sa mga nasasakyan ko, pero nung sinakyan ko, parang mas swabe nga. Bouncy-bouncy pa rin ha, pero iba. Baka naman kasi yung upuan maganda. O baka dahil swabe magmaneho to si Pogi at yung driver na mga nasakyan ko, eh nakasanayan ng ginajab ng paa yung silinyador tsaka preno. Sa EDSA tol, ano ang... Nagdadrive ako, ambulansya sa likod ko, a traffic. As much as possible, pakigilid ang sasakyan, kahit paunti-unti, makakadaan yan. Oh. Kumbaga huwag yun ang pag-isipan ng masama na baka pupunta lang sa ganito. Yun nga ang iniisip ko, minsan, siyempre minsan sinisipat ko ganun eh, no? Kasi sa tin, wala akong napapansin, walang nagpapanik parang sa sine. Kasi paano yun, walang laman, nakita nyo, mas nakaserena. Oh. Hindi nyo ba naiisip na pupunta kami dun sa may kailangan sa amin? Okay. Ano yun, pupunta kami sa emergency, wala kaming serena. E di ano na nangyari? Madededsin pasyente. Kaya nga, hindi minsan. So, syempre, suspicioso yung mga mapangusgang mundo ng EDSA, di ba? Isipin nila, eh, ano yan? Namamasyal lang sa SM yan. Yeah. Ano, nag-ambula, nag-sirena lang para makaiwas sa traffic. Ganun. Yun, kumbaga, bigyan na natin ng benefit of the doubt. Oh. At respetuhin yung ambulansya. Tsaka batas yun, di ba? Yes. Pag emergency vehicle, yes. Tumabi-tabi kayo. Pakitabihin na lang ang mga sasakyan. Oh. At magdasal na lang na huwag kamag-anak ninyo. Pero hindi gumagawa nun. Yan ang hindi natin masasabi. Huwag yun nating isipin. Basta tumabi na lang kayo. Di ko talaga gusto tong sasakyan na to. Iniisip ko na lang na marami tong sinasakay na Pilipino papasok sa trabaho at tagati din sa kanila pa uwi sa mga mahal nila sa buhay. Ito rin ang gamit ni na Papi Kevin, Sir Elmer at marami pang bayaning emergency professional tulad nila. At baka pag may nangyari sa akin, ganito ang ipang-rescue. Yan, ganyan tayo eh. Love lang natin yung mga tao, hayop at mga bagay kapag may pakinabang sa atin. Yung mga sasakyang kamote ang galawan, naasar tayo kapag kupal sa daan. Pero pag pasahero naman tayo at malilate, napapa, astig ka talaga kuya, dun sa mga driver na may discarding mali. So yun, love natin dahil useful at hate natin dahil walang silbi sa atin, hindi natin kakampi at hindi natin kakilala. Laging nagko-call out ng mali, laging nagre-reklamo, laging hate. Marami naman talaga nakakabuisit sa mundo. Iba-iba lang talaga yung nagtitrigger sa atin. Pero bago uminit ang ulo at tuluyang ang mga kailangan ng ambulansya, isipin na lang natin ang mga katagang, getting angry is actually punishing yourself for the mistake of others. Ba't di tayo magkaroon ng positive attitude? Yakapin ang mga magulang at kamustahin ang mga friends. Mag-exercise, kumain ng gulay, at matulog ng 8 hours a day. Sa isang araw na pagising natin, kesa isipin ang kinaasaran, pwede ba nating subukang itanong sa sarili natin na, paano ko kaya mapapabuti ang mundo sa araw na to?